Ines lang na kamag-anak ng Vice Mayor ng Lungsod ng Calamba, patuloy na iniimbestigahan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! Patuloy pa din ang pag-iimbestiga ng kapulisan sa naganap na pagkakapas lang sa kamag-anakan ng Vice Mayor ng Lungsod ng Calamba. Kinilala ang biktima na si Arthur Landicho, 61 anyos, isang real estate broker at nakatara sa Barangay Look dito sa lungsod na ito. Batay sa inisyal na ulat ni Police Lieutenant Colonel Titoy J. Cuden, hepe ng kapulisan ng Lungsod ng Calamba, nakatanggap ang kanilang himpilan ng tawag na may naganap na pamamaril sa Barangay Look. Mabilis na pinupunta ng hepe ang nasabing lugar sa pinangyarihan. Batay din sa inisyal na imbestigasyon, ang biktima ay binaril halos malapit lang sa kanilang bahay. May ilang nakapagsabi na matapos na marinig ang putok ng isang baril, ay may napansin silang isang lalaking nalulan sa motorsiglo at mabilis na umalis sa nasabing lugar. Simula pa kagabi ay tuloy-tuloy po ang pagkalap ng mga ebidensya, pagka-encourage po sa mga posibleng maging witness natin at tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa area para lang matukoy po kung sino ang salarin. So hindi po tayo titigil hanggat matuntun natin ang mga taong may gawa nito. Mga CCTV cameras and babalikan natin kasi kagabi ay gabi na po yung mga may-ari, ang iba ay wala doon sa establishmento. So ngayong araw babalikan ng ating mga investigators hoping na makakuha po ng footages na makakatulong at makakapagbigay ng hint doon sa ating mga salarin. Ayon pa din sa hepe ng kapulisan, sinisika pa din nilang humanap ng mga lead na siyang makapagpapatukoy sa tunay na motibo sa likod ng pamamaslang, habang patuloy pa din ang isinasagawang backtracking and manhunt operation sa nasabing suspect. Na dapat kahit sa sulok ay cover ng CCTV, that's why very encouraging yung ating mga barangay officials na dapat ang CCTV sa kanilang barangay ay maayos at hanggat maaari ay may nagmumonitor nito para ang krimen ay hindi na lang tayo reactive. Dapat pag nakita natin, napansin natin sa mga monitoring screens natin na mayroong kakaibang galaw, ay dapat maunahan na natin ang posibleng mangyaring krimen. Sa ganun ay hindi na tayo antong na naghahanap na lang ng kriminal, nagbabacktracking. Ibig sabihin, mas maganda na ma-prevent kaagad natin kung may mangyayari or may mangyayari pa lang ng krimen. Samantalang mariing kinukondina ni Mayor Ross Rizal, pati na din ang bumubuo ng sangguniang panglunsod, sa pangunguna ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro ang pagkakapas lang ng biktimang si Arthur Landicho, pati na din ang iba pang mga pamamaslang sa naganap na iba pang bahagi ng lungsod. Magandang araw po, Vice Mayor Toti Lazaro. Ano po ang masasabi niyo at panawagan niyo sa pagkawala ni Sir Arthur Landicho? Well, of course, hindi magandang balita yan na isang kamag-anak ko ang pinatay. So, I condemn yung senseless killings, violence, especially here in our city, considering that the city of Calamba is already progressive and civilized. So itong mga ganitong mga balita, mga nangyayari, eh, dapat nating i-condemn upang may pagpatuloy natin ng kaunlaran ng ating bayan. So I would like to call on our ating chief of police na siguraduhin magiging maayos at tama yung investigation upang yung may kinalaman dito ay mapanagot natin sa batas and maibigay ang justisya sa aking kamag-anak na si Arthur. Ito si Sheila Alyoroso, nag-uulat para sa Serbisyo Balita dito lang sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. To God be the glory.